Magandang umaga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating devotion sa umaga na ito, ang mahalaga sa Diyos, ipangaral ang kanyang salita na ating matatagpuan sa aklat ng Jonah chapter 1 at Jonah chapter 3 verse 1 hanggang 3. Kapag ang mag-asawa ay nag-aaway at naghihiwalay, hindi na po sila nakapag-uusap. Pero ang Diyos, kahit tiniwalayan siya ni Jonah, di nakipag-away kay Jonah. Di naman tumigil sa pagsasalita ang Diyos sa kanya. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng kapitan ng barko. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng bagyo at dagat. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng tripulante. Nagsasalita ng Diyos sa pamagitan ng dalumbahalang isda. God speak all the time. Di nga lang tayo agad nakikinig sa Kanya. At iba pa rin kung naririnig mo ang malinaw ang boses niya. It happens when we open the Word and sensitive to the work of the Holy Spirit. Dito sa istorya, yung word ni Lord dumating kay Jonah second time. Yung word na sinuway niya. Yung word proven failure na ito ni Jonah. Subalit, the second chance, he not fired and replaced by another prophet. Mabuti ang Panginoon. Anong sinabi sa kanya? Tulad din ng una niyang sinabi, puntahan mo ang malaking lungsod ng Nineve. Nauna, at mangaral ka laban sa kanila dahil sukdula na ang kanilang kasamaan. Yun po sa chapter 1. Dito sa chapter 3, ngayon din, pero ang emphasis ay hindi doon sa kasamaan nila. Sabi ng salita ng Diyos, puntahan mo ang malaking lungsod ng Nineve, nauna, at sabihan mo mga tagaroon ang minsay sinabi ko sa iyo. Ang emphasis dito ay faithfulness sa salita ng Diyos. Sasabihin mo, walang dagdag, walang bawas. Hindi niya pinamadali. Hindi niya sinabi, ganito na lang kasi kung ganyan, sasabihin mo, baka babatuhin kanila. At yun naman talaga ang duty ng bawat mensahero ng Diyos. Our opinion, our ideas don't matter much. Ang mahalaga ay malinaw at matapat na ipinangaral ang salita ng Diyos. Importante sa Diyos ang salita niya. Di maaring ipadala ito ng Diyos at ibalik sa Kanya na di natutupad ang Kanyang layunin. Isaiah chapter 55 verse 10 ng 11, tulad ng ulan, bumabagsak mula sa langit at dumidilig sa lupa para tumubo ang alaman magbunga. Determinado ang Diyos na makarating ang salita niya sa taga Nineve. Pwede naman palitan ng Diyos si Jonah, pero hindi niya ginawa. Importante si Jonah sa Diyos kahit siya'y sumuway. Still love disobedience prophet. Kahit ilang beses na rin tayong sumuway sa Diyos at iniwasan at kumikaripas tayo ng takbo palayo sa Kanya. Napatunayan din natin ang pag-ibig niya ay hinahabol tayo at Kanya tayo iniyayakap. All the days of our life, sabi po ng Awit 23 verse 6, your persistence, disobedience cannot outrun God's reasonless grace. Siya lumikha ng inyong mga paa ay higit na mas mabilis tumakbo kaysa inyo para habulin ka, yakapin at maibalik sa Kanya. Importante si Jonah sa Diyos. Importante din makarating ang salita ng Diyos sa Nineveh. That's great city. Jonah chapter 1 verse 2, Jonah chapter 3 verse 3, di naman talagang kalakihan. Mas malaki pa nga ang Makati at maraming tao sa Makati. The great siguro dahil importante sila politically. O kaya
economically. Pero sa verse 3, tinawag din itong malaking lungsod o exceedingly great city, ESV. Literally, itong exceedingly ay yung salitang Elohim ang siyang ginagamit din ng Diyos. Lahat ng lahi ng buong mundo hanggang ngayon ay di pa naabot ng magandang balita ni Kristo. Lahat sila importante sa Diyos. Importante din ba sila para sa iyo o maabot ng salita ng Diyos? Importante din ba sila para sa church natin na buhusan ng panahon, financial resources at mga pagpapadalang missionary? God is God of second chances. Kasi importante ang salita ng Diyos sa Kanya. Kasi importante tayo sa Kanya. Kasi importante rin ang sa Kanya ang mga taong hanggang ngayon ay di nakakilala at nagre-rebelde sa Kanya. Ikaw yon, kapatid. Kailangan ka ng Panginoon. God bless you.